ito yung ating mga Rhode Island na mga manok. May mga native rin na kasama. At ginawa ko dito, naglagay ako ng compost ano, para dito mabubulok yung mga damo na galing sa garden. Para pag nabulok yan, may mga insekto na makakalaykay nila dyan. Yung mga bag, mga uod, mga ganon. O mga anay. So malaking tulong din yon para sa growth ng ating mga manok. Ano. Tsaka mas masarap pa yung kanilang mga karne. Ano, kapag halo-halo yung kanilang kinakain. Kompleto na lang yung kinakain nila. May mga insekto. Hindi lang puro feeds. Ano. Dahil hindi naman natin sinasabi na organic itong mga manok natin. Pero kumakain naman silang mga insekto, mga malunggay, dried malunggay. Although may mga feeds din talaga na pinapakain dyan. Pero I think nami-maintain nila yung healthy na kanilang kondisyon dahil balance yung kanilang kinakain. Ano. And may mga damo pa dyan na idadagdag natin. Idadagdag natin dyan sa loob para mas tataas pa yan. Okay? So, simpleng idea lang yan sa ating pagmamanukan ano, sa ating mga alaga para mas healthy rin yung itlog nating kinakain. No? Hindi lang puro feeds, meron din mga kasamang talagang kung saan sila ano, kung saan sila talaga nararapat, kung ano yung talaga nararapat na kanilang kinakain. Ayan, no? Tutukas sila dyan. So, abagan natin ang susunod kasi pupunuin ko pa to ng mga grasses para mas mag-enjoy pa sila dyan. Ano? Mag-enjoy sila dyan na kain. Although yung ginawa ko dyan is nilagyan ko ng konting pigpig kasi para mapansin nila yan. Kasi hindi sila sanay mga laikay. No? So, dahil ito malinis noon. Walang mga damo-damo na ganyan. May ginawa. Meron nga yan. Ano? Okay, so hanggang susunod na ating short video. Medyo shaky lang itong video natin kasi walang stabilizer ito. Kaya sa susunod gagamitin ko na talagang akmang camera yung may stabilization na para hindi nakakahilo. Okay, no? Nangangalay kayo na. Nag-enjoy na sila.